Mga Pinoy MD. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Pinoy MD. At ngayon pong umagang ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa liver cirrhosis na siyang naging dahilan ng pagpanaw naman ng batikang aktor na si Mark Hill. Doktora, itong liver cirrhosis, talagang naririnig na natin ito. It's a form of cancer. Parang ang sinasabi nga nila, napakahirap. Ano? Maraming causes ang pagkakaroon ng sakit sa atay. Yes, no? Yes. Una-una yung liver cirrhosis, Connie, yan yung permanent scarring na ating liver. No? Yung liver natin, yan lang ang organ sa ating body na capable mag regenerate, no? Mm-mm. Pero kapag nasisira sobra, na yung liver cells, sobra na, nagsascar na yan. Kapag yan nasira, maraming functions sa ating katawan ang naaapektuhan din. No? Kaya importante talaga, doktora, yes, na malaman ho natin, ano, ano ho ba ang nagiging dahilan ng pagkasira nito o pagkakaroon ng liver cirrhosis o cancer o sakit sa atay, ano? At paano ba ito maagapan? Narito po ang report. It is with much sorrow that we announce that he passed away this morning at exactly 8 o'clock. Marami ang nagulat kamakailan nang pumanaw ang batikang aktor na si Mark Hill dahil sa liver cirrhosis. Isa itong sakit kung saan nagkakaroon ng animoy lamat o scarring ang atay hanggang sa tuluyan na itong masira. Ayon pa sa kanyang pamilya, taong 2012 pa raw nang matuklasan ng aktor ang kanyang liver cirrhosis na kalaunan ay nauwi rin sa liver cancer. Isang atay sa pinakamahalaga at pinakamalaking organ ng tao. Itong responsable sa pangkalahatang metabolismo ng ating katawan. Iniaalis nito ang bakterya mula sa ating dugo para makaiwas tayo sa impeksyon. Nililinis din ng ating atay ang mga kemikal na papasok sa ating katawan. Ito rin ang nagpoproseso ng protina at iba pang nutrients na kailangan ng ating katawan mula sa pagkaing ating kinakain. Importantly, it produces bile. Yung bile, yung apdo, sa liver din yung napoproduce. Dumadaan yun sa mga tubo na tinatawag na bile ducts hanggang sa pumunta sa bituka na kung saan ginagamit siya para sa digestion ng food. Sa tala ng World Health Organization, tinatayang 12 out of 100,000 na mga Pilipino ang dinadapuan ng sakit sa atay. Pang-apat din ang liver cancer sa mga causes of death sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa 70 pwesto na ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming kaso ng sakit sa atay. Dahil sa nakakaalamang bilang ng mga taong namamatay dahil sa sakit sa atay, idineklara ang buwan ng Setyembre bilang Liver Cancer Awareness Month. So ito ang itsura ng healthy liver, no? Smooth yung surface niya, sharp borders or sharp edges, it's a nice, healthy, maroon-brown color. Ito naman ang itsura ng unhealthy liver, yung may cirrhosis. Tingnan mo, baku-baku siya, deformed, usually matigas yan. Pangit na rin ang kulay, bukol-bukol siya kasi talaga at maaari yung ilan doon ay nag-uumpisa ng liver cancer. Liban sa liver cirrhosis o liver cancer, ilan pa sa sakit sa atay na pangkaraniwan dito sa Pilipinas ay ang fatty liver na kung may inflammation o pamamaga, pwede rin mauwi sa liver cirrhosis. Karaniwan din dito sa Pilipinas ang pagkalat ng hepatitis. Ang hepatitis A ay lubusang nakakahawa at naikakalat sa maruming tubig at pagkain. Naipapasa naman ang hepatitis C sa pamamagitan ng pagsali ng dugo o pagpapalagay ng tattoo na gumagamit ng karayom na una munang ginamit mula sa taong infected ng virus. Habang ang virus naman ng hepatitis B, pwedeng maging sanhi ng liver damage at cancer. Naipapasa naman ang virus na ito kung naisali ng dugo o body fluids mula sa isang taong infected ng virus. Nakukuha rin ang sakit na ito sa labis na pag-inom ng alak, paninagarilyo, paggamit ng droga at obesity. Naipapasa rin ang virus ng isang infected na buntis papunta sa kanyang anak. Usually nga talaga walang nararamdaman. So kung may risk factors lang, nagpapascreen. Ngayon pag may naramdaman na, usually nasa medyo malalang stage na yon. Ilan sa mga sintomas ng hepatitis B ay ang mabilis na pagkahapo, kawalan ng gana sa pagkain, dark na kulay ng ihi, at paninilaw ng mata. Dahil may hepatitis B ang ina ng computer programmer na si Baltasar, taong 2008 daw nang mahawa at ma-diagnose din ang bunso niyang kapatid na mayroong hepatitis B. Nauwi raw ang sakit ng kanyang kapatid sa komplikasyon at pagkamatay. Wala mang sintomas na nararamdaman sa payo rin ng kanilang doktor nang taong ding yun, nagpa-test din silang mga nabubuhay pang magkakapatid at dito nila nalaman na lahat pala sila positibo sa pagkakaroon ng sakit na hepatitis B. Noong una, syempre,
masakit. Parang hindi mo talaga matanggap na sa dami-dami ng mga tao, kami pa yung nagkaroon. Ngayon, binawi na rin sa pamilya ni Baltasar ang dalaw pa nilang kapatid at siya na lamang ang natitira ngayong buhay. Pilit na nagpapakatatag at lumalaban sa kanyang sakit. Dagdag kalbaryo pa raw sa kanya ang pagtubo ng 10 sentimetrong tumor o bukol sa kanyang atay na pinatanggal na raw niya noong nakaraang taon. Nito lamang nakaraang linggo, sinamahan namin si Baltasar sa kanilang follow-up check-up. Sa ngayon, nasa liver mo lang. Wala kaming ebidensya nakikita na pumunta na sa ibang organs like the lungs or the bones. Negative pa yung mga scan mo sa organs na yun. Pero, tsaka yung mga blood vessels mo rin na major, hindi pa affected. Kasi maliit lang naman yung bagong sibol na bukol. Sa ngayon, nasa stage 1 pa lamang ang liver cancer ni Baltasar. Gayunpaman, para makasigurong hindi na kumalat pa ang cancer sa iba pa niyang organs, ay inirekomenda na ng mga doktor na agad siyang sumailalim sa liver transplant. Para ito maisagawa, kakailanganin ni Baltasar na mahigit 4 milyong piso. Isa lang hiling ko, yung mabuhay talaga ako. Kaya talagang kapag pinanalangin ko siya, parang hindi yung simple na masabi ko lang. Talagang may damdamin kapag humiling ka talaga ngayon sa Diyos. Kasi kailangan mo talagang mabuhay. Para maiwasan ang sakit sa atay, importante siyempre ang magkaroon ng healthy lifestyle. Iwasan ang paninigarilyo at madalas na pag-inom ng alak. Hanggat maaari, iwasan maging masyadong dependent sa gamot, lalo pa't mapapagod ang atay sa pagsala ng mga kemikal na ito. Bago uminom, siguraduhin inireseta ito ng doktor. Iwasan din ang palagiang pagpupuyat. At palakasin ang resistensya ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng gulay at prutas. Kung may isa sa pamilya na may sakit sa atay, lalo na ang hepatitis, iwasang magpahiram ng gamit tulad ng sepilyo, razor o pang-ahit at ringgilya o injection. At kung may risk sa pagkakaroon ng sakit sa atay, importante ang regular na pagpapakonsulta sa doktor sa pag-undergo sa mga kinakailangang laboratory tests. Usually, kung merong isa sa pamilya na meron, dapat yung household din matetest. So, importante yung magpa-screen at magpa-test. Sa huli, nakakatakot man ang pagkakaroon ng sakit sa atay, lalo pat asymptomatic o wala itong mga sintomas kung hindi pa sa malalang kaso. Ano mang karamdaman, maiiwasan kung mapapahalagahan at iingatan ang ating katawan. Umiwas sa bisyo at palakasin ang ating resistensya. Nang sa huli, hindi tayo mapa-atay ko po sa perwisyong dulot ng sakit na ito sa ating kalusugan, sa pamilya, at sa ating bulsa.